talent sir, yung creator, yung creator niya po yung ano, Planet Venus. Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel. And for our today's vlog, ay nandito po ako ngayon sa Revolving Tower ng Pasig City, kung saan kasama ko po ang mga Earthshaker. Meron kasi silang free telescope para makita mo po yung buwan mamayang gabi. Actually, nag-start na nga sila nitong mga 5:30 at maya-maya nga po ay makakausap natin ang isa sa mga founder nila at para mas malaman mo ang buong detalye, narito panoorin mo lahat. Navigation, the second one is for warfare. So noong panahon, ginagamit ko ang spyglass para sa navigation at para rin sa warfare. So, sino po kaya sa tingin niyo ang unang gumawa? Sino po kaya sa tingin niyo si Galileo Galilei? Ano connection niya sa telescope? Ay, yung invento. Okay, siya ang unang gumawa ng telescope. So, hindi po siya ang unang gumawa ng telescope. So, ito si Johan Sinclair. Siya yan. Tapos ito yung telescope na ginawa niya. Yan ay refracting telescope. 42 meters yung haba ng telescope na to. So kung mapapansin nyo, sobrang haba niya. Tapos, magastos siya at gatas kaya hindi na lang na-reproduce yung ganito yung kasi yung telescope. Hindi na reproduce ni Kepler yung ganitong telescope na ginawa niya. Pero nakakapag-observe siya ng astronomical objects. The thing is, dahil na magastos, hindi na nag-uli. So ito si Kepler, ito yung alagad niya, ito siya nag-observe. Surprise! So yun nga lang po, cloudy. Bale kasi ano po, itong particular type of telescope is called a compound telescope. Bale, yung features niya is dalawang system yung nag-run po sa kanya, which is reflecting and refracting po. So kaya nag-enhance yung magnification power po. So ilan yung dalawin? Hello mga TV Natics, nandito tayo ngayon sa Revolving Tower ng Pasig para dito sa Earthshakers program ng mga Earthshakers. So baka kasama natin tonight si ang founder ng Earthshakers na si Sir Ralph Abayon. Okay, kaya na naman po. Ang assistant head po ng Meteorological and Astronomical Division po Earthshaker at Earthshaker. Okay, so tonight sir, tatanungin ko lang po kayo parang kailan po nabuo yung Earthshakers? Officially po na itatag yung organization last October 7, 2018. So, most, ano sir, mga mag-one year na nga po siya this coming, ano, ano. And then, ano po yung nag-come up sa inyo para magkaroon ng FTV? So, yung FTV is the free telescopic viewing para sa public, di ba? So, tell us about, sir. Nagsimula yung FTV
ano, mga kaklasiko na may mga telescope na yung isang kaklasiko na isang member ng Manila Street Astronomer na ginagawa nila yung FTP sa Mandaluyong. So, naisip namin na bakit hindi natin gawin sa Earthshaker since public naman yung ano natin. Sir. So, ang mga pinaka-main target nito talaga, sir, is the, yung mga students. Yes, po. So, specifically, the anong grades ba or walang level? Actually, yung mga, ano, mga tumadaan, yung mga tumadaan mo sa... Mga, ano lang, mga... Mga ordinary people mm-hmm. na pure, ay, pwede ay, yung mga gustong makakita talaga ng moon, ano yung size niya, may size yung moon. kung ano talaga yung shape niya pag nakita mo talaga siya directly. So kayo naman sir, bilang founder ng Earthshaker, so ano po yung pinaka main goal niyo po na para sa mga kabataan? Main goal po talaga ng Earthshaker para sa kabataan is idapin pala yung earth sciences sa mga kabataan, especially dito po sa Pilipinas, na alam naman po natin laging nililindol, laging may pagpunta po ng vulkan, laging may bago. So, naisip po namin, dapat po mas maging malapit sa kabataan Pilipino yung mga konsepto na ganito para mas maging natatay. So napakaganda pala talaga ng advocacy na ito para niyo po sa mga kabataan. Actually, sir, ilang beses niyo na po ito ginawa dito sa Pasig? For the Pasig po, actually first time po na ako. First time. So, sa tingin niyo po, dito sa naging successful ng event na to, at dinayo pa talaga tayo ng ating mayor, di ba? Talaga naman, tingin niyo po magkakaroon pa ng take 2 or second time para ng part 2 na makapag-ulit po kayo dito. Actually, nagsabi na rin po sila na pwede naman lang kung ulit-ulit para po mas lalang makapalapit sa astronomy na. So, ang pinaka-main setup nyo lang is dito sa revolving earth. Pwede din kaya mag... Ano yun? Kita ba to sa Plaza Rizal? Kita naman po siya kung nasa taas na po. Okay. So, sa pagkaka... Ilan kaya yung tinarget natin sa this time, sir, na makakita ng ganito? May estimated po ba kayo? Ang estimated po lang is nasa 100. Pero most likely, sobrang more than 100 po yung So, talagang dito sa project nyo na to, masasabi nyo, naging super successful talaga siya? Naging successful po siya kasi lalo na po naipakita namin sa mga tao. And mas na-appreciate po nila yung mga usual na nakikita nila kasi naka-zoom in po yung person. So may time frame po kaya kung kailan yung half moon, full moon doon sa makikita doon sa explanation doon sa kabilang room. In-explain po naman nila yung mga phases po ng buwan at yung mga part, yung mga important na astronomical events. So actually maganda pong abangan kasi balak rin po namin magkaroon ng solar eclipse viewing. When po yung sir? Sa June naman this year po. Okay. So maganda rin po siyang i-observe sa revolving tower. So dito din, same ano din, location? Ito. Okay, sir. Maraming salamat. Sana mas maging successful pa yung project natin. And thank you so much, sir. Salamat po. Okay, ngayon naman guys, makakasama natin ang isa sa mga members ng Earthshakers. So kung matatandaan nyo, sa Facebook, tsaka sa Twitter, yung mga, di ba, kunwari may nag-a-announce na walang pasok, tapos may makikita tayong mapa na kinukulayan, sila yung mga gumagawa, actually sila yung nag-create talaga na. So ngayon makakausap natin si Sir Earl Joshua para explain niya sa atin kung bakit ba naisip nila na gawin yon every time na mag-a-announce yung mga mayors ng bawat syudad. Para mas madali nga naman sa ating mga estudyante dyan, malaman pagka wala silang pasok. So ayun, kasama nga natin ngayong gabi si Sir Earl Joshua, ang Director for Internal Affairs ng Earthshakers. So sir, naalala ko nga pala, kayo nga pala yung nagpo-post every time na walang pasok, di ba? So, paano nag-come up sa inyo na ganun yung gawin na... para mas madaling maintindihan ng mga estudyante, especially ng mga teachers o yung mga active sa social media. Kasi syempre, alam naman natin ngayon, yung mga bata is active na talaga lahat tayo sa social media. Paano nyo po naisip nyo yun, sir? Kasi po, one time po, nung syempre, as a student din, gaanap kami ng other source of information. Then, kailangan po namin i-click yung link, kailangan po i-open pa yung senior ng mga caption. So, why not...
pagkakita namin, makita agad namin na wala talagang pasok or wala agad pasok. So nag-come up kami ng infographics. Pag infographics side po yung announcement namin. So mas madali po siyang maintindihan ng kahit sino mang may. Talaga. Tas ang specific na kinuha nyo doon is lahat ng mapas ng buong Metro Manila. Ah, yes po. Lahat po na 17 cities. So ang pinaka base color nyo, sir, is the color green, which means may pasok. Pag nag-yellow, yellow means suspension po from elementary up to from preschool up to elementary. Aha. Pag nag-blue naman siya, may blue ba? Pag color blue, preschool lang. Preschool. Pag ano pang color, orange? Orange po. From preschool to high school. So pagka kasama na yung college, kasi sinasabi waterproof daw yung mga college. So para malaman mo na walang pasok din ng college, ano yung color na inilalagay nyo doon? Color red po. Color red. Pagka, kaya guys, so sila po talaga ang founder noon nung isang mapa na yun na talagang nakakapagbigay ng information sa atin every time na magsususpend ng klase ang ating mga mayor sa bawat lungsod. At kapag merong merong bagyo or merong mga unnecessary mga circumstances na nangyari dito sa ating bansa. So, sir, salamat po ah. So kapag mag-undergo siya ng tinatawag na weathering and erosion, tapos ang weather siya magbabasag siya, tapos madideposit siya sa weather na tulad ng lake, ilalim ng dagat. So ito mismo yung stellarium. Actually, there's other application like tapos kapag nababago naman yung mga yung temperature at pressure conditions ng mga bato, ang tendency niya kasi ay metamorphosis siya. So babago yung crystal form niya, babago yung mineralogy, babago din yung mga textures. So ito sila mostly yung mga bato na nanggaling talaga sa dagat or mismo yung tinatawag natin na depositional environment kung saan yung mga sediments natin ay nade-deposit tapos doon sila mismo nabubuo. So ito sila, ito kung makikita mo coral pa rin siya, you know, mga layers pa rin ng coral. Ito naman nature, gawa siya sa mga plankton na kaya nyo pala napagkukuha yung mga ganyan, sir? Ito sa mga kakaiba to sa mga minerals, hindi sila typically nahanap sa Philippines. Pero ito sila yung mga minerals na nabubuo sa mga continental areas, katulad ng South America, North America, Africa, yung mga malalaki na mga land masses ng pagdating na talagang millions of years na yung age nila. Yung Philippines kasi sobrang bata pa niya. As in, 20 million years pa lang siya. Ikukumpara mo sa billions of years ng North America. Pero kung saan, yung conditions mo doon ay sapat para mag-form ng mga minerals. Sir, ano yung name niyo, sir? Joaquin. Madalas yung mga meteor shower. Dito is inverted to para sa reflecting telescope. Pagdating sa efficiency, sandaling isa po yung mismo refracting reflecting telescope. Kasi ibibigay mo ito nila na equatorial, meron azimuth. Yun nga, kung papansin nyo sa reflecting telescope, yung sinisilip niya, dito yung sinisilip, di ba? Tapos itong reflecting, ay refractor, dito yung sinisilip. Ganito po kasi yan, yung pagpasok ng light yan, di ba, yung light, tama dyan sa mismo lens, papasok dito, tapos papasok dito.
Diretso po yan. Bali, isang pad lang yun. Ano, isang pad lang yung sa mga refracting telescope. Pero sa refracting telescope, ganito po yan. Dito po, wala siyang lens. Bali, ang tama yan. Diretso dito, sa dulo. Kasi dito may mirror. After ng mirror dito, may mirror din dito. Bali, magbounce siya dito. Magbounce siya dito. Tapos saka siya magbounce mo na dito. Meron po siya. Yung mga... Yung mga focal length, yung napag-aralan nyo yung focal length sa senior high, sa physics. At yan, yung kung paano sinusukat yung focal length, yung pagpasok po ng light mula sa pinakauna ng tamaan niya, mula dito, kasi dito po yung pinakauna, yung ano niya, yung lens, didiretso siya hanggang dito sa ano, didiretso hanggang dito, bali, didiretso yan hanggang dito. Bali, ang sukat niya is 300 mm. Mula dito, hanggang paangat, 300 mm. Kasi po, pag sa reflecting telescope naman po, ang bilang niyan, hindi yung isimula dito. Excuse po!